Hello everyone! Welcome back again sa ating panibagong videos. So, tatalakay natin ngayon guys yung mga accessories na kailangan ng mga nagba-vlogging and nagre-record ng mga videos para sa mga newbie. So, ayun. Siyempre, kapag ka nag-YouTube ka, pag nagba-vlogging ka, kailangan mo ng gadget. So, ano ba yung mga gadget na kakailanganin mo pag nag-YouTube ka? Or pag nagbi-videos ka, or par nagba-vlog ka. So, syempre, ang unang-unang kailangan mo ay camera. Kung wala ka namang camera, cellphone is okay. So far, for me, gumagamit ako ng aking cellphone dahil wala pa akong pambili ng camera. So, kung meron kayong may sponsor na camera dyan. So, wala pa akong pambili ng camera, kaya ang ginagamit ko ay yung aking Vivo V9. So far, okay naman yung quality ng V9 kasi medyo clear naman siya. And yun nga lang, yung aking hassle lang at lagi kong nirereklamo ay yung aking audio. So, hindi maganda yung audio ng aking cellphone dahil, syempre, isang taon na rin na nakakaraan before na-release yung Vivo V9 na to. And marami na ngayong mga enhanced na mga cellphone, 'di ba? Mas maganda yung Samsung, maganda rin yung ano nila, maganda yung audio, maganda yung camera ng Samsung. So, parang sabi ko nga sana nag-Samsung na lang ako kasi ang ganda ng quality ng videos niya at saka nung camera, lalo na ngayon na dumating yung mga bago nilang mga cellphone. So, ayun nga, dahil wala pa akong pambili, kaya imbis na camera, ginagamit ko yung aking Vivo V9. So, wala pa naman akong reklamo so far. Wala naman akong may reklamo eh. Dahil, nasa budget tayo, girl. So, ayun. Ano pa ba ang kailangan mo? Kung meron kang iPad, pupwede yan. So, yung mga gadget muna, kasi newbie ka pa lang, pwede kang mag-video kung meron kang iPhone na iPhone 5, iPhone 6, 6 Plus, 7, 8, 9, 10. Basta kung ano yung available mo na gadget na pwedeng pang record is okay. So, kung meron kang iPad, okay din yan. Meron kang tablet, okay din yan. Huwag ka munang mag-expect ng higher version ng iyong camera dahil, syempre wala ka pang budget, diba? So, dun ka muna, magtsaga ka muna dun sa available mo. Actually, sinasabi ko rin yan sa sarili ko eh. Pero kung minsan hindi ko. So, ayun. Ano pa ba ang kailangan mo? Bukod dun sa camera, bukod sa camera mo o sa cellphone mo, ano pa ba kailangan mo? Syempre, kailangan mo rin ng konting stand-alone na pang-selfie or pang-handheld mo na patungan ng iyong camera in case na meron kang setup. Or meron kang sa bahay mo lang ka, magre-record ka lang, kagaya nito ngayong ginagawa ko. So, pwede mong kakailanganin nito, ipatong mo lang sa mesa, or sa bangko, or sa kahit ano, table. Basta hindi mauhulog yung iyong selfie stick is okay. So, ito muna, yung una kong binili before ay itong isa. Ito. Ito yung binili ko before. Natatanggal to siya. Ayan. Actually, dalawa to. Ayan. Pwede mo rin tong i-selfie. Pwede mong gamitin pang selfie. Ilagay mo siya dito. Ito. Itong ganito. Ilagay mo siya dito sa taas. And then, you can wear like this. Ayan. Pwede mo siyang gamitin ganyan. Diba? Pag, yun nga lang, wala siyang pindutan dito ng, yung iba kasi merong pindutan na dito eh. Kagaya nito. So, meron na siyang pindutan, ito, kung magbibideo ka. Kasi merong ano to, meron siyang, anong tawag dito? Ito, remote control. So, ayan. Pwede mong bumili ka ng ganito, worth 50 pesos lang yata to, 50 to 100 pesos sa Divisoria. At ito ay nakuha ko sa SM at nagsisi ako kung bakit binili ko siya dahil sobrang mahal. And then, nang nakita ko siya sa baklaran, Diyos ko, ang mura lang pala, 50 pesos. So, nag-differ din yung ano, yung presyo, depende sa seller. Okay, so, pero ito sa mall ko siya nabili and worth 300 plus. So, ayun. And ito, pwede mo siya kasing i-connect para maging isa siyang mahabang-mahabang selfie stick. Ayan.
So, ayan yung dulo. Dito mo ilalagay yung iyong camera. And again, huwag kayong bibili sa mall dahil napakamahal sa mall. Nakuha ko to siya ng worth 1,000 pesos. And actually, nakita ko siya sa Baclaran and Divisoria worth 150 lang. Ayun. So, ang laki ng tubo nila, guys. Diba? So, ayan. A lesson learned. Mag-canvas muna bago bumili. Huwag hyper. Kagaya ko. Diba? So, ayan. Ito, 1,000 pesos. Kung bibili kayo sa Baclaran and Divisoria, girl, 250 lang. Merong 170. Depende. Tumawad ka. So, ito yung mga kailangan mong gadget kapag ka ikaw ay newbie, bago ka lang sa pag-YouTube, bago ka lang nagba-vlog, kailangan mo to siya. So, huwag ka nang mag-expect ng mga hire muna. Dito ka lang muna, newbie pa lang tayo. Kaya dito ka muna, 50 pesos to 100 pesos budget, yan ay okay na okay. Okay? And, ano pa ang kailangan mo? Ilaw! Diba? Maganda may ring light. Sila may ring light. Ikaw wala. Hello? Nandyan si Mr. Sun. Pumunta ka sa labas. Buksan mo yung bintana mo. May ilaw ka na. So, hindi mo kailangan ng bumili ng ilaw o ring light. Dahil ang ring light, depende sa sizes, is mahal din. So, kung wala ka pang budget, gumawa ka muna ng iyong environmental ring light. Buksan mo yung bintana, meron ka ng ring light. Ang laki-laki pa, di ba? So, kung gusto mo talaga magkaroon ng ring light, ito yung bilhin mo. Wait ha, pakita ko sa inyo. Mini ring light. Nakuha ko siya sa Shopee, guys. Ayan. So, nakapatong siya dyan sa aking kama. And, wag mo nang intindihin yung mga ano yan. Messy-messy na yan. Kasi hindi pa ako nakakapaglinis. Kasi nagbablog ako, di ba? So, ayan. Ito yung ating ring light. Actually, nabili ko din to sa Shopee, worth 600 pesos ba? Hindi ko alam, pero pwede kayong mag-canvas muna sa labas bukod sa Shopee. Pumunta kayo yung Divisoria. So, ito lang siya, parang 4 inches yung diameter ng ring. Ayan. And meron siyang lagayan ng ating Boya phone. Meron siyang handheld microphone. Ilalagay mo siya dito. And so far, ang ginagamit ko yung ating Boya. Ayan, nakapag-review na rin tayo ng ating Boya and ilalagay ko yung link. Ayan siya. Okay, so ayan yung ating ring light. Yan, yan yung ring light na gamit ko ha. Wala pa akong malaking-malaking ring light kasi wala akong pambili. Nakita niyo yung ring light ko, di ba? So napakaliit lang siya. Ang diameter 4 inches to 5 inches yung diameter ng ilaw ko na to. And ayun, isang set na siya. Meron siyang lagayang sa cellphone, isang stand lang sa cellphone, and then yung ring light, and then yung lagayan ng microphone. So, worth niyan ay 600 pesos. Sa mga bago po, pwede rin to, kasi 600, meron ka ng selfie. Pero ito ay hindi mo pwedeng dalhin sa labas. Kaya, pang sit down vlog lang to, or sa ano lang, sa bahay mo lang sa siya pwedeng magamit. Ayun. So, yun lang halos ang kailangan natin. Hindi mo na kailangan kung ano-ano pa. Kung mga action camera. Hindi mo kailangan yan. Doon ka lang muna sa kung ano yung meron ka. Kung ano yung available ka. Huwag ka munang mag-expect ng ito yung kailangan ko para maganda yung quality. Hindi, girl. Kailangan mo lang talaga ano lang technique lang talaga kung pagbibideo mo. Kagaya yun sa akin, di ba? May ilaw lang ako, oh. Tsaka yung ilaw ko na maliit na to. Okay na ako doon. So, hindi na ako mag-expect ng kahit na ano pa. Ito lang, dinadala ko sa labas pag ako'y magbibideo. Ito lang. And, bakal ito siya. And, nakuha ko to ng 150 pesos sa Divisoria. And, kung pwede ka rin bumili ng ganito lang. So, para meron akong choices, ito kasi pwede kong ipatong to kung medyo mahaba or naka-stand alone yung aking lagayan ng aking videos, ng aking camera, so, or ng aking cellphone, ng aking pang-record. So, ayan. Ito lang yung aking kailangan and yung Boya ko. Yung Boya, guys, kabibili ko lang siya kasi almost
6 months na ako nagba-vlog and napupuna ako kasi yung cellphone ko ay hindi mo siya masyadong maganda na pagdating sa audio. Kaya I try out na bumili ng Boya kasi marami namang nagba-vlog na ang gamit lang ay Boya, 'di ba? So ito lang yung gamit ko. So ayun yung aking gadget or accessory sa pagba-vlog ko. Wala na akong mahihiling pa so far kasi bago lang ako. So kapag ka okay na, medyo may savings na ako ng konti, bibili na ako ng camera. Kasi gusto ko ano, Canon GX7. Mahal yun! Oh, yun ang gusto ko. Pero gusto ko pang matagalan na siya. Hindi yung bibili ka ngayon ng camera, yung may magamit ka lang. Yun talagang hindi mo gusto. Yung parang, okay na to kasi ano eh, kailangan ko ng camera. So, hindi dapat ganun. Kasi kapag ka nag-level up ka na, at gusto mo na yung mga higher, sayang naman yung camera mo na nabili dati, di ba? Or pwede mo siya ibenta. Nasa sa inyo yan. Pero yung para sa akin, step-step muna. Step by step. Kung ano yung meron ka, yun muna yung gamitin mo. Di ba? Simple lang. Wala kang masyadong gastos. Di ba? Pang savings. Okay, so that's it for today's video, guys. Yun ang kailangan natin kapag tayo ay magbablog. At newbie sa pagbablogging, sa pag-YouTube, this is what you need. Okay, guys? Paulit-ulit na ako. Huwag ka munang bumili kung hindi mo kayang bilhin. Dahil mahal yung bilihin sa ngayon. At mahal din at mahirap maghanap ng pera. Okay, so maniwala ka sa akin. Kung hindi ka maniwala, bahala ka sa buhay mo. Hindi kita pinipilit, okay? So, ayun guys, maraming salamat sa pag-watch syempre ng videos ko. And see you again sa ating next video, guys. Thanks!